pag-usapan natin yan yung OEC sa mga OFW, kasi ang dami-daming paring ano no nagtatanong, kasi yung una kong video, kung hindi nyo pa napanood, panoorin yun, lalagay ko sa description yung link niya, yung video, panoorin nyo yun, kung paano nga ba gumawa ng account sa bagong online system ng pagkuha ng OEC, dahil nga bago na yung system ngayon. So at kung babalik ko sa dati nyo, may employer, paano ba kumuha ng OEC, may mga tanong pa, insurance, maganyan, pag-ibig required na ba, no? So puntahan natin yung BM Online, kasi yun naman talaga yung lumang system, no? So punta tayo sa Google Chrome. So open natin yung web browser. Ayan. So i-type natin dito yung BM Online. BM Online, kasi yan naman talaga yung original na link. Ayan. So makikita nyo rito, ito tong link na to, BM Online, i-select natin yan. Ayan. So makikita nyo ito, makikita ninyo. So Philippine Overseas Employment Administration, makikita nyo rito, merong advisory. Effective June 30, 2021, sabi niya, ang balikmang gagawa na daw ay makikilala bilang processing system for balikmang gagawa or PAPS-BM. Yan. So bago na yung system. So makikita ninyo, hindi na ito yung website na kung saan pwede kang gumawa ng ano mo, ng OEC mo. So may bago na. Yung bagong link nandun din sa description yun. Okay. Ngayon na subukan nating i-click yung ano, yung sign me up, sabi niya rito. Ito, sign me up. Ayan, kung mapapansin niyo ito, wala, hindi kanya dadalhin dun sa ano, talagang link niya, parang dead end yung link. Kung makikita ninyo, patay. Yan, no? Patay. Patay yung site. So, merong tamang link para dyan. So, nilagay ko dun sa description yung tamang link. So, ito yung link. Copy-paste natin siya. Paste natin sa Google Chrome. Okay, go. Ayan. So, ito na yung bagong BM Online na website, guys. So, may mga nagtatanong, yun bang luma namin na BM Online account? Magagamit ba yun para makapag-login dito? Ang totoo niyan, yung luma ninyo, kalimutan nyo na yung luma nyo. Kahit na meron gumagana yung luma ninyo, mag-register pa rin kayo dito sa bagong system. Ito, i-click nyo lang ito, let's go, sabi niya, para makapag-sign up kayo dito. So, click nyo itong let's go. Yan. So, makikita nyo rito, log in, yung email address, tas password ninyo, next. Kung meron na kayong account dito na ginawa, kahit na gumagana yung luma nyo sa BM Online, gawa pa rin kayo ng account nyo dito sa bagong system na to. So kung gumagana yung email address ninyo, mas maganda i-register nyo na lang dito, then na maglagay kayo ng ano. So para makapagka-register dyan, ito, i-click nyo ito, register, para makapag-register kayo dyan. Ngayon ang nagiging problema ng karamihan is yung gagawa sila ng account dito. Ngayon, mayroong isesend itong system na confirmation email. Ang problema, yung confirmation email, hindi nare-receive. Ngayon, inaakala ng user, palpak yung ginawa niya. Nakasave na yon yung ginawa nyo. So, ang rule dito, pag gumawa na kayo at wala kayong confirmation, kailangan mag-create kayo ng ticket. I-report ninyo sa helpdesk ng OWA itong online services na to, na hindi kayo naka-receive ng confirmation email. Yun ang solution dun. Huwag kayong gagawa ng parang bagong account. So, yun ang rule. Ngayon na ang tanong, paano ka magre-report kung wala ka pang
e-registration na ano number or wala ka pang e-registration account, paano ka magre-report? So para makapag-report ka dito, pumunta ka dito sa baba. Ayan. Kung makikita ninyo ito, MW Help Desk. Dito, makikita ninyo yung inquire ticket, merong create ticket, transfer old BM records. Ngayon, yung itong transfer old BM records, magagawa nyo lamang yan kung meron na kayong e-registration number. Kung nakapag-register na kayo sa bagong system. So, wag nyo munang galawin yan kahit meron kayong lumang BM records. Pero, hindi pa na-activate yung bago nyong account. Okay, so kung halimbawa, hindi ako nakapag-receive ng confirmation email, anong gagawin ko? So, gumawa kayo ngayon ng create ticket. So, pindutin nyo ito. Create ticket. Yan. 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 So, makikita na ninyo dito yung PUA Online Help Desk. Then, i-click nyo lang yung continue. Ayan. So, may kita ninyo select one, sabi niya. So, select, piliin mo. Ano bang problema mo? Problema mo yung online services registration. Ang ano bang problema po mo pa na isa? Pag meron ka ng account, pero hindi ka makagawa ng OEC, ito, online services, balik manggagawa. Or yung deployment record. Pero ang concern mo ngayon is ito lang, online services registration. So, select natin yung online services e-registration. Kasi nga yung email, confirmation email, di mo pa nakukuha. So, select mo naman ngayon ito. Select concern. Ayan. So, ano ba yung pinaka-concern mo? Account problem? Change account email address? Baguhin mo ba yung email address mo? O yung account problem, account activation or reset? Account problem, nakalimutan mo yung e-reg details mo, yung e-reg number mo, email login mo nakalimutan mo, yung password mo nakalimutan mo, yung mga yan. Account problem, multiple accounts, kapag gumawa ka ng napakaraming account dito, wala ka pa rin na-receive na ano, gusto mong ipa-delete yung iba, yan, pwede. Gusto mong i-edit yung pangalan mo, mali yung pangalan nilagay mo, mali yung birthday mo, mali yung gender mo, yan. Pwede mo ring i-request sa kanila yan. Meron ka ring problema sa account problem, update, e-registration, account problem, confirmation email. So, ito yung pinaka kailangan mo, confirmation email. So, select natin yung account problem, confirmation email. Yan. Ngayon, pindutin mo yung next. Ayan. Kung mapapansin nyo rito, no help or guide available. So, hayaan nyo lang yan. I-next nyo lang yan. Yan. So, makikita mo rito, I know may e-registration number. Alam mo ba yan? Siyempre, wala pa. Wala ka pang ganyan. Kasi ka hindi pa activated yung account mo. Wala ka pang confirmation. Tapos, ano yung pangalawa? I know my email address. Ayan, pwede yan. Pwede nyong gamitin yan. So, pilihin mo lang yan. So, select natin yan. I know my email address. Yan. Ngayon, dito, ilagay nyo na yung inyong email address dito. Yan. At pagkatapos nyan, sundan nyo na lang yung proseso dito. Yan. So, ito, sunod-sunod na yan. Kapag nakompleto nyo yung information dyan, ilagay nyo sa description na yung confirmation email nung gumawa kay account, wala kayong na-receive. So, ano ngayon yung susunod na mangyayari? Yung susunod na mangyayari dyan is, makaka-receive kayo mula sa customer service within 24 hours ng temporary password. Temporary password. So, itong temporary password, yan ang gagamitin mo para makapag-login na at ma-activate na yung inyong account.
Ayun. So, inulit ko na naman itong video na ito. Kung ano man yung mga naging problema nyo sa inyong mga paggawa ng account dito, dun gawa lang kayo ng inyong mga e-ticket. Gawa lang kayo ng e-ticket. Yan. I-report nyo lang kung ano yung problema ninyo. So, saan ba makikita yan? Nasa homepage yan. Ayan. So, yung paggawa ng e-ticket, nandito lang siya sa may homepage. Dito sa DMW Help Desk. Ayan. So, makikita nyo rito yung e-ticket. Okay. So, pagka nakagawa na kayo ng ticket ninyo at gusto nyo i-follow up yung ticket, ano na ba nangyari sa inquiry ninyo, sa report ninyo, i-click nyo ngayon itong inquiry ticket. So, pag-click nyo yan, ilagay nyo yung ticket number nyo or yung report number nyo, screenshot nyo yon pagkatapos nyo gumawa ng e-ticket para ma-follow up nyo ano na nangyari. So, isasabihin nila doon kung ano yung nangyari. Okay, so, yun lamang yun, yung bagay na yun. So, kung babalik kayo sa mga old employer ninyo sa abroad, dito nyo na lang kunin yung OEC ninyo. So, kung meron kayong bagong employer, kailangan nyo nang mag-report sa opisina ng POEA. So, yun ang rule.